yung mga sirang LED bulb natin natapon lang natin, pwede pa pala natin yung mapakinabangan. Pwedeng maging emergency light. Isang battery lang, mapapailaw ulit natin yan. Ngayon, iti-testing natin yung ginawa natin. Isang battery yung gamit ko. Pailawin natin yung 220 volts AC bulb dati. Yan. Ayun. So, yan na. Ganun kaliwanag. So, ito yung mga tinatapo natin kapag sira na. So, pwede pa pala siyang mapakinabangan. Tara, panoorin natin kung paano ito ginawa. AVG Solutions. Don't forget to subscribe. Ngayong araw, panibagong tips naman ang isishare ko kung paano mapapakinabangan pa ang mga sirang 220 volts AC na LED bulb. At bago yan, shoutout sa mga kaibigan nating patuloy na sumusuporta. Big shoutout Puppet DIYPH at kay Romeo Lasan. Ang aim natin dito sa sirang 220 volts AC na LED bulb, i-convert natin ito ngayon into DC bulb para mapakinabangan pa natin. So ngayon, titingnan natin yung loob niya kung meron pa tayong mapapakinabangan. Depende sa klase ng LED bulb, meron mga LED bulb na masyadong mahirap buksan. Depende sa brand ng LED bulb. Okay. Through visual inspection. So dito pa lang ma-identify mo na kung merong defective na LED. Kung mapapansin niyo itong part na to, medyo pumutok na yung LED niya, no. So hindi pa natin siya na-test pero ito isa sa mga suspect natin na posibleng sira. Ang unang gagawin natin dito, tatanggalin natin yung wiring para maalis natin yung board. Nakita na natin yung problema kung bakit ito nasira. Sumabog yung kanyang capacitor. Ayun. As in mismo yung cover ng capacitor tumalsik. Ito na yung kanyang cup. Meron talagang mga pagkakataon na hindi naiiwasan. Pumuputok itong capacitor ng mga LED bulb na ganito. Usually itong mga ganitong klase na kumbaga hindi sila yung mga branded na LED bulb. Okay, so tingnan natin. I-troubleshoot natin ngayon kung meron pang pwedeng gamitin na LED. So for sure kasi, pag sumabog itong circuit nga dito sa ilalim, at kung makikita natin yung kanyang path ng wiring is isang linya lang, posibleng isa lang yung bumigay sa mga LED na yan. Once na meron dyang isang pumutok, posibleng yung the rest hindi sila affected. Kaya titingnan natin naman. Ang next na gagawin ko, aalisin na rin natin yung mga ibang components na hindi naman natin kakailanganin na. Nasa diskarte mo na rin kung aalisin mo or hindi. Kasi pwede nyo rin namang iwan na lang yun dyan. Pero aalisin natin kasi baka meron pa tayong mapagamitan itong mga piyesa na to. Walang tinira dun sa capacitor. Oh. As in sabog. So okay. Ngayon, ang sunod na gagawin natin is kailangan ma-identify natin yung mga LED kung meron pa bang gumagana. Kapag meron kang tester, pwede mong i-tester individually yung mga LED. Sa case ko ngayon, ang ginamit ko ay digital multimeter. Kaya ito, nakasit tayo sa LED. Then, test. Ang LED meron yung polarity. Pagbaliktad, hindi yan iilaw. Ayun.
buhay pa yung mga LED. Ayun, dalawa. Tatlo. Ito na yung tinuro natin kanina. Through visual inspection, makikita natin na posibleng damage siya. Ito nga, hindi na siya gumagana. Yung kasunod. Buo pa yung kasunod. So, kutob natin dito, the rest, gumagana pa yan. Usually kasi pagka naka-series yan, once na merong isang bumigay, hindi na, posibleng hindi na affected yung mga susunod pa. Maliban na lang kung naka-parallel yung setup nila, posibleng marami yung madamay. Ang next step na gagawin ko, i-identify natin kung ilang volts ang required supply nitong mga LED na to para mapailaw natin. Isa sa mga technique ng mga technician kung paano ma-identify yung voltage ng mga LED is sa paggagamit ng resistance. Usually, kapag mayroon kang analog tester, kapag tinapat mo sa times 1 at ganun din sa times 10, kapag parehas umilaw yan, automatic, kinukonsider nila yan as 3 volts yung supply. Pero meron din mga cases na hindi yan gumagana. Itong next technique na gagawin ko, kung ikaw ay wala namang tester, pwede kang mag-provide ng supply na 3 volts. 2.5 to 3 volts. Or mas okay kung meron kang variable power supply. Dito sa paggamit ng variable power supply, ina-assume na natin dito na ang lowest voltage ng LED ay less than 3 volts. Kaya sinet natin to sa 2.8. Ang LED mayroon din siyang polarity. Pagbaliktad, hindi yan gagana. So yun, na-trace natin. So kung itong mga LED na to ay umilaw ng 2.8 volts, ibig sabihin pwede natin siyang itaas. 3.5. Tingnan natin kung gano'ng kaliwanag. Ayun. Okay, good. So masyadong maliwanag na. Yung 3.3, nag-drop into 3.3 yung power natin. Sa 3 volts. So ibig sabihin, 3 volts gagana siya. Ito yung in-identify natin kanina na sira. Ayan. Ano na natin ngayon? Tested na. Sira talaga siya. So ibig sabihin, meron pa tayong remaining na 8 LEDs na pwedeng gamitin. Na-identify na natin na ang bawat LED dito ay nag-a-average ng almost 3 volts ang pwedeng isupply. So ibig sabihin, kapag nag-series tayo dito ng 4 na LED, magkakaroon tayo ng at least total na 12 volts na power supply. Kaya yun ang gagawin natin ngayon. But yan is nakadepende sa connection sa wiring nung existing na LED bulb. So dito sa case natin, isa lang yung wiring niyan dire-diretso. Nagsimula dito sa input na to, positive, papunta doon sa dulo, negative. Kaya ang gagawin natin ngayon, i-group natin siya into 4. Kung bakit 4? Kasi ang target natin ditong power supply ay 12 volts. Dinagyan ko na ng mark yung defective na LED natin. So since wala tayong pampalit dyan, ililive na lang natin siya as sira, no? Hindi na siya gagana. Then ngayon, i-group natin into 4, 1, 2, 3, 4. Kung makikita nyo yung copper trace, ang gagawin dyan, puputulin lang. Meron lang yung naka-cover na insulator. Pero pag kiniskis nyo yan, matatanggal nyo yung copper. Yan yung isang paraan para ma-separate nyo yung connection yan or yung wiring. Pwede kayong gumamit ng tester kung available ang tester para ma-check nyo yung continuity kung wala ng connection itong dalawang to. So, ibig sabihin, unang group, then ito naman yung pangalawang group natin. Ngayon, ang next step na gagawin ko dito, yung bawat terminal ng bawat group, yung group A at B, i-disconnect na natin dun sa ibang circuitry niya. Then, kiskisa natin. Dito tayo ngayon kukuha ng terminal.
So ayan, ang ginawa natin dito, pinaralel natin yung dalawang grupo na naka-series na LED. At ayan, testing time tayo. Susubukan natin kung gagana itong kinonvert natin. From 220 volts AC na 5 watts, kinonvert natin into 12 volts. Ayan. Meron tayo ditong existing na 12 volts na emergency lamp. Para hindi na tayo bumili ng DC bulb, ito nang gagamitin natin. Then, subukan natin kung gagana. Okay, good. So, yan. Pwede, maliwanag na rin. Kung makikita nyo yung wiring na ginawa ko kanina, pwede nyo rin i-adjust kung gusto nyo mas maliwanag o di kaya mas dim ng konti. Pwede nyo baguhin. Usually, yung number of LED na naka-series. So, ngayon, yung mga dating tinatapon natin na sirang LED, pwede palang mapakinabangan ito ng mga kapwa DIYers natin. Okay. Lalagyan na natin ito ngayon ng label 12 volt DC kasi baka mamaya biglang maisalpak sa 220 volts. Delikado. At dito natatapos ang aking video ngayong araw. Maraming salamat sa pagsubaybay at isang magandang araw ulit sa ating lahat.